Hi everyone! Welcome back again to my channel. And for today's video, papakita ko naman sa inyo ang hotel na pinagsasayaan ko dito sa may Hanoi, Vietnam. So bago tayo pumasok sa hotel, ay papakita ko muna sa inyo yung area ng hotel ko para magkaroon kayo na idea kung magiging interesado man kayo na mag-book din sa same hotel na pinagsasayaan ko. So itong hotel ko ay nasa isang alleyway. Meron dyan mga coffee shop, may hair salon din dyan. May isa ding hotel na nandito sa mga kainan. Tapos dito naman sa may right side ay dyan na yung famous na Beer Street. Maraming turista na pupunta dyan, lalo na yung mga foreigners. Dyan sila nag-good time. And dito sa tabi ng hotel ko guys is may kainan. So ito is parang morning lang hanggang lunchtime. Nung lumabas ako ng maaga, ang dami talagang kumakain. So feeling ko masarap dito. So since alleyway nga ako nasa yung hotel ko, is daanan to ng mga motor. So kung mapapansin nyo, ang dami rin mga nakapark na motor dyan. Motor talaga ang parang mode of transportation dito sa may Vietnam. So, ang pangalan ng hotel ko, guys, is Hanoi Elite Hotel. So, tara, pasok na tayo sa loob. Is nandito yung ating very nice receptionist of the hotel. Hi, my name is Tracy. Yeah. Hi, JC. Thank you. Makikita nyo dito, guys, meron silang recognition from booking.com. Nakakuha sila ng 9.6 out of 10. And then, meron din sila ditong recognition from hotels.com. Nakuha naman nila is 9.4. So, ayan. So, meaning lang nun, guys, na itong hotel na to is talagang pinupuntahan ng maraming tourist at nagustuhan nila yung stay nila dito sa may Hanoi Elite Hotel. So, i-consider nyo to, guys, pag pumunta kayo dito sa may Hanoi, Vietnam. And then, dito rin, guys, para nag-offer sila ng tours and services. So, meron sila ditong pick-up and drop-off airport by a private car. Meron din silang dito Halong Bay Cruise Tour, Cat Bat Cruise Tour. So, ayan. So, pag nagpunta kayo dito, inquire nyo lang itong mga tours na to kung magkano. And dito din, guys, pagpasok nyo sa hotel mismo is parang ito na yung receiving area nila. At ito na rin yung dito ka pwede mag-breakfast. So, palik na tayo sa aking room. Let's go. So, ang room ko, guys, is nasa 5th floor. Wala silang elevator dito, guys. Stairs lang talaga. So, yan. Kung makikita nyo, is medyo makitid yung stairs nila. Pero, manageable naman. So, kung ako sa inyo, guys, na bago nyo i-book tong hotel na to, is mag-request kayo na parang nasa mas lower ground kayo. Dahil, kung madali kayong mapagod, katulad ko. So, ayan. Hinihigal na ako. Pabalik sa aking room. So, this is my room. 501. So, let's go inside. So, ito na ang aking room. So, ang lock nila dito is Edel lock, electronic lock. Slide nyo lang to para ma-double lock siya. And syempre, every hotel meron ganito. Do not disturb and please make my room. So, itong bed na to, this is queen size. Pasensya na ko, medyo magulo dahil hinigang ko na yan. So, dito sa side na to, is nandito yung kanilang telephone. Nakalagay dyan yung number ng option niya sa baba, which is 103. So, nakalagay din yan yung wifi password nila. Meron din dito ang outlet, dalawa. Meron din dito dalawang bed light. Ito pala sa may bedside, ito yung view. Mga bahay-bahay lang din. Silang sliding blinds. Para kung ayaw mo na masyadong maliwanag sa room. Ayan. Pwede itong TV. Ayan. Tapos meron silang fan na hindi ko naman nagamit. Actually, yung aircon nga nila hindi ko nagamit. Dahil napakalamig ngayon dito sa may Hanoi, Vietnam, guys. Para siyang Baguio weather. Pwede itong lagayan ng luggage. I don't know if that's intended for the luggage. So, dyan ko na lang nila, guys. So, meron din sila ditong slippers. May dalawa silang slippers for the room. Bed na to is good for two people na, since ang laki nga niya. Tapos dito naman, ay meron silang study table. So, and then merong mirror.
Yan. So, nilagay ko na dyan yung aking mga gamit. Yan. Tapos, meron din chair dito. And then, silang vanity mirror. And then, dito naman sa tabi, ayun, nandito yung kanilang mini fridge. Tapos, meron din sila ditong libreng mineral water. Dalawang mineral water. Tapos, meron din silang water kettle. Tapos, meron silang dalawang tasa. Ito, meron silang sugar. Tapos, meron din silang coffee, tea, and 3-in-1 na coffee. Tapos, dito naman sa tabi, andito na yung kanilang closet. Meron din silang provided na hangers dito. So, and then, meron din sila ditong laundry bag. So, dyan ko na nalagay yung mga madudumi kong damit. Tapos, meron silang ditong safe. So, kung meron kang importanteng gamit na kailangan yung itago, nilagay dyan. Tapos, meron ditong weighing scale. Tapos, I think this is parang wala. Out stock lang. Ito sa kabila, extra pillows na not sure if malinis yan. So, yan. Sa bedside naman, ito, meron silang mga cabinets dito. Ayan, kung meron kayong gusto ilagay. Tapos, nandito rin yung mga switch ng ilaw. Tapos, ito yung switch dito sa dalawa. And then, ito yung switch para dun sa ilaw. Dyan. Ayan, sa malapit sa TV. So, ayan. Meron din dalawa ditong outlet na saksakan. Tapos, andito na yung CR. Kita ka sa loob. Kung solo ka lang naman, okay lang. Pero kung may kasama ka, ayan. Andito ang cortina kung kasama ka. Para masasara mo siya. Hindi ka makikita sa labas. Tapos, meron ditong mirror. And then the sink. So, ayan. Tapos, meron din ditong dalawang baso. Oh, may soap. And then dito, provided na rin nila yung cotton buds, meron silang supply, meron dito razor kit, toothbrush, na may kasamang toothpaste. Meron dito yung garbage can, and then nandito na yung bowl nila. Yan, sobrang nice. So meron din silang blower dito, guys. Then, extra tissues, and then towels. And then, dito na, ang ganda ng shower nila, guys, so ayan, meron silang rain shower. Meron din sila nung ganito. And then, provided na rin nila yung shower gel, conditioner, and shampoo. So, nilagay ko na dyan yung aking sabon. Shower na to, guys, is meron silang hot and cold water. So, ayan. And ang ganda rin ng flooring nila, guys. Wood siya. So, hindi ka madudulan. So yan, sa pag-usapan naman natin ngayon, yung price ng hotel na nabook ko sa Klook. So, for 3 nights, nakuha ko siya ng 5,185 pesos and 10 cents. Pero, discounted price na yon. Originally, ang price niya ay 5,558 pesos and 4 cents. So, naging discounted siya dahil meron akong promo code na ginamit. And then, meron din akong parang mga points na nakuha from my previous booking sa Klook. Yun ang advantage pag nagbubuka ng mga activities sa Klook is nakakakuha ka ng parang mga points. So, naging parang discounts siya pag ginamit mo. After nung discounted rate, 1,728 pesos per night. Safe rin naman tong area na to. Naglakad-lakad na ako dito, guys, ng mag-isa. And I can say na okay. So, safe naman tong area na to sa hotel. Itong area pa ng hotel na to is malapit sa mga tourist spots, sa mga sikat na kainan, at mga sikat na coffee shops dito sa may Hanoi, Vietnam. And makikita nyo rin, di ba? Ang ganda ng rating nila sa mga reservations website. So, meaning lang nun is marami na nagstay dito sa hotel at talagang nagustuhan nila. So, i-consider nyo tong Hanoi Elite Hotel pag nagpunta kayo dito sa may Hanoi, Vietnam. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please
Like and share nyo naman to sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo na nagbabalak at naghahanap ng mura at magandang accommodation dito sa May Hanoi, Vietnam. At pakiclick na rin yung subscribe button at pakipindot na rin yung bell icon para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. At pakifollow na rin ako sa aking mga social media accounts. Nakalagay naman yung mga link sa description box below. And again, thank you for watching. So see you on my next Hanoi vlog. Bye!